Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong bayanihan correspondent na si Patricia Garcia at ito ang 10,000 pag-asa. Ngayong gabi ay mapapanood natin ang kwento ng isang barangay health worker mula sa Ilocos Sur. Alamin natin kung ano ang gagawin ni Vilma Gabatilan sa 10K Ayuda. Panoorin natin to. Ako si Vilma Gabatilan, nakatira sa Kalawaan, Candon City. 24 years na po akong bilang barangay health worker. So, ayun sa naranasan ko po, ang hirap pong magiging vegetable yung lalo na po nung pandemic. Kami ang nagduduty, kami ang naano sa mga positive na COVID. Kaya pero lahat naman yun nagampanan ko bilang vegetable po. O sir, minsan may kahit hating gabi po may tumatawag sa akin, nagpapa-BP, okay lang po. Tapos yung mga, minsan kung may mga gamot pa ko dyan na paracetamol, kung may sakit na kapitbahay, o pinamimigay ko na lang po. Napagkakamalang kaming namamarites kami. Ganun ang ginagawa nila sa amin. Kami pang may kasalanan, kung may positive, siyempre, kami ang magre-report. Tapos sabihin na niya, yung mga vegetable yung puro marites. Ganun ang sinasabi, sir. Kaya minsan gusto ko nang mag-quit, pero okay lang naman sa akin. Patient lang talaga ang kailangan sa mga tao po. Kasi minsan, inaaway pa kami. Kami pang may kasalanan. Ganun po. Parang ano na dito sa ano ko sir, sa loob ko, okay na sa akin eh, parang okay na lang magtatrabaho ako ng ganun eh. Hanggang siguro tumanda ako, hanggang kaya pa ang katawan ko, magbe-vegetable po ako. Bukod sa isang vegetable, nag-ano po ako, nag-benta rin ako ng mga frozen para may extra income po. Kaya lang, naubos po pag may nagka-emergency po, naubos po yung puhunan. So may paninda ka pa ngayon? Wala na po. Kasi dahil po sa pandemic, yung business po, nawala na po yung puhunan na gastos sa pagkain po. Kung sakali man may sa batas ni Senator Alan Peter Cayetano yung 10K na ayuda, ibabalik ko po yung business ko po. Hi, Ate Vilma. Good morning, yes, sir. Ako nga po pala si Calvin. Galing sir po ako sa opisina ni Senator Alan. Tapos yun nga po, narinig ko po yung kwento ninyo na gusto niya nga po magsimula ng negosyo ulit. Yun nga po, dahil po hindi pa naisa sa batas yung 10,000 pag-asa law, gumawa na po ng paraan si Senator Alan kasama yung mga donors niya. Gumawa na po sila ng pondo para po masimulan na kahit papaano po yung 10K at saka 10,000 pag-asa. So ito po, binibigay po niya. Sana po magamit niyo po pang negosyo tulad po ng sinasabi niyo kanina. At sana po makatulong ng malaki. Sige po, pwede niyo salamat bubuksan. Salamat po, sir. Pwede niyo bubuksan. Bilangin po natin. Salamat po. Sige po. Senator. Opo, bilang natin. Baka kulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan po, sakto. Alam po namin na malapit ang mga VHW sa pusa ni Sir Peter Alan Cayetano po. Kaya po kami nagpapasalamat po sa tulong.
Aling Vilma, saludo po kami sa inyo dahil sa 24 years niyo na bilang barangay health worker. Nagawa niyo pang sumideline sa pagbebenta ng frozen goods. Kaya umaasa kami na magagamit niyo ang 10K ayuda para pampuhunan at syempre pangdagdag sa gastos niyo araw-araw. At para sa kaalaman ng ating mga viewers ngayon, narito ang update sa 10,000 pag-asa law ni Senator Alan Peter Cayetano. Kahit na i-file na ang panukalang batas na ito, hinihintay na lang natin na aprubahan ng Kongreso. Kaya hinihingi namin ang inyong suporta. Sama-sama tayong manawagan na maisabatas ito para pwede rin magkaroon ng tulong pinansyal ang marami pang pamilyang Pilipino. Kaya naman, tuloy-tuloy lang ang ating panawagan at paglaban para maisabatas ang 10,000 pag-asa law. Mga kababayan, i-like at i-follow at i-share nyo na rin sa inyong mga families and friends ang Facebook page ng ating Senator Alan Peter Cayetano para manatiling updated sa aming mga programa. Abangan nyo ang mga susunod pa namin na exciting na episodes. Maraming salamat sa pagsubaybay sa amin ngayong araw at magkita-kita tayo muli para sa susunod na kwento ng pagbibigay ng tulong at saya. Ako po si Patricia Garcia at ito ang 10,000 pag-asa. Thank you.